Okay, since speaking of kickoff, i-kickoff na natin ang media Q&A with our friends from the press. Aaron Domingo, kailangan pag in-introduce mo, merong moniker, ha? Yes! Wow! Ganun, ha? Yes, MC! Pag hindi mo ba yung moniker yan, pag ano ka lang kay Kencho, ha? Correct, correct. Let's go! Ito, ang una magtatanong, ang balido sa kapitbahay ni Kuya. Ay, ang sasaya! Ang sasaya ng moniker! Thank you so much, Aaron. Yes, congratulations first of all, na-excite kami din. Ang lapit na pala talaga na makilala natin yung mga maging housemates natin, papaludadil kayo. Pero in first question ko kay Melay, para sa mga future housemates natin, ano yung pinaka-naging challenging sa'yo upon, of course, yung journey mo sa bahay ni Kuya? Na siguro pag napanood nila itong answer mo dito, yun yung ma-pick-up sila. Ang pinaka-challenge ko talaga is, syempre yung malayo naman sa yung malayo ka ba sa pamilya mo? Yun ang pagkakalit yung homesick ka. Eh, noon wala pa nga masawa at anak noon. So, homesick na na ako. Ano pala? Ano pa ngayon, di ba? So, yun ang pinaka-challenging kasi all in all naman, thank you Lord. Blessing talaga maging housemate sa bahay ni Kuya. Libre ka ng kuryente, libre ka ng ano pang in-stay mo, di ba? At libre ka ng pagkain. So, ang kuwan mo lang, magpagkatotoo ka na lang at mag-enjoy. Yun na lang. Huwag ka nang madaming iniisip na kailangan manalo ka. Huwag. I-enjoy mo number one, and ang pika-challenging, malayo lang sa pamilya. Yun lang. Mahirap pa mag-CR sa bahay ni Kuya. Oo. Oh. Madali lang naman, yung nanonood lang mahirap. Hindi, because kailangan talaga na may camera. Conscious kasi yung pati kanina na nag-CR, kasi yes. Sinag-usapan namin yun. Hindi na ako yung miss. Wala pa, wala pa yan. Wala pa yan. Hindi kasi kailangan malaman kasi kunwari sa pagkukuloy yung mangyari mas slide ka ba dyan? May mga emergency tayong pa. Pero hindi yan para matingnan yung mga kuan. Kasi talagang for emergency purposes na lang. Yun ang kanagawa. Kasi naliligo ka ng kuan dun sa ano? Noong una makakaintindi pa. Pero noong mga kanalunan parang okay na. Hindi na nahiya kasi ang nahiya na yung nanonood. Gumagal na yung camera. I-share mo na yung MJ, yung experience sa CR. Kayo, ikaw, Bianca, conscious ka ba nun? No, so, ito yung gusto namin i-share ito po sa banyo sa camera. Kasi yun yung tanong, di ba? So, ang camera dito sa loob ng bahay, yung sinasabi ni Melay, parang, shhh, di ba, umayari yun, minsan nakita niyo sa TV yung naglalaro yung mga housemates. Ang camera sa dalawang banyo, which is yung toilet and then yung biguan, para siyang security camera, lang lipstick camera. Hindi siya nag-zoom in, hindi siya nag-move. Kasi nga, for CCTV, yung maliliit na CCTV, for emergency purposes talaga. Kasi minsan, may magagalit, tapos nag-lock doon. I think in our edition, there was someone who locked or closed the door, tapos nandun siya. So, para mabantayan pa rin. And then, minsan nagkakanayin, hindi ko nagpaplano. Is that why yung lock na sa labas? Kasi yun yung nalaman ko, yun na parang mali yung bukas ko. There's actually no lock. Yung lock na nasa labas. Yes. Yes. Parang pinipindol from the outside. So, hindi mo ka pwede i-lock from the inside. Correct. Pero this season, ang camera kasi last time dito. Ito, this season sa baba. Kaso, you're only allotted 5 minutes to shower. Hindi ko malbanlaw yung sabon. Nasa swimsuit, sabi ko, I give up. Go enjoy the show. Wala na to, hindi na. Okay na ko. Kaya talaga ako. Pero wala naman. Hey, mga boys. Chom, Robbie. Naka-swimsuit po ako. May naka-swimming trunks naman ako. Okay. And that time, 5 minutes to eh. Tapos, pwede pa yung time namin na magsabay-sabay. Tapos nag-accumulate yung 5-5-5. So kung tatlo kayong sabay-sabay, 15 minutes. Oh. Tapos iniba na yung rule afterwards. One by one. One by one. Utak kayo ha? Oo, syempre. Ito, kasi pareho din. Nung simula, gusto pa naka-underwear, naka-brief ng Avon. Tapos, and then, after like mga second day, third day, wala na pakialam. Gawin mo na kung ano gusto mong gawin sa loob. Right. MJ, there's no footage whatsoever of anyone housemates naked or seen doing their personal stuff. Your privacy is very much protected. Right.
Negative. Last na yung ano, ha? Dapat si Drake na pala. Dapat si Drake na pala. Thank you so much for that. Thank you, MJ. Sino next? Ito ang Astig Hunk ng PUC. Wala iba kung isip dyan. Milo Sivero of Philstar.com. Oh, Astig Hunk. Kala ko si Romel kasi. Big next. So, bilang former housemates, ano yung pinaka-memorable moment sa bahay? Siyempre, ako naman unang ako naman unang kasi, ang pinag kami mga mali, hindi ko naman pwede nang itanggi, kundi aking pagkakilala ko sa aking aspect. Kasi yun talaga nakatuloy yung abang boy. So makasabi ka talaga na grabe si Lord, yung talagang ginawang instrument of Baby Brother para makita ang dalawang... Jericho at Jason? Ay, nakop! Jericho. Kaya ngayon, nakabuo kami ng pamilya. So yun ang pagkakabing mga mga. Ikaw naman. Robby, pwede naman yung big night din. Nung sa Araneta Coliseum, nakita ko na, oh wow, nadaming tao, overwhelming yung feeling. Tapos, first time ko marinig sa tatay ko na parang ako sa'yo, anak. Oh! First time. That night. So parang, oh okay. Ang sarap mo pakiraw. Ako kasi house guest ako yung pumasok. I was just here for 15 days. Pero ngayon na-realize ko, I'm so privileged to experience. Kasi tama yung sinabi ni Meda eh. Kakaunti lang yung makaka-experience ng loob ng bahay ni Kuya. And honestly, I enjoyed it. Kasi wala eh, parang nakabakasyon. But at the same time, now seeing the kids that I was with during that time, nakikita ko, nakaka-proud din as a kuya. Nakikita mo si Bailey doing his own thing. Nakikita mo yung mga nakasabay mo na, di ba, kanya-kanyang career in there. So, I'm just a proud kuya. Like, seeing them all the time. Lexa? Ang pinaka-memorable po para sa akin, I would say is, nung na-evict po ako. Hindi kasi, while you're inside po kasi, wala kang any idea about the outside world. Hayop na yung kung makarinig ng kanta or kung may dumaan na magsalita. So wala ka pong idea even kung may nanonood ba. So nagulat po ako kasi nung paglabas ko kung gaano ka-warm yung pagtanggap ng tao. Sa akin pati na rin po kay Katie and the stories of other people. Sobrang memorable sa akin pag sinasabi nila na napanood kita sa that time. So proud of you did this, you did that. Ang galing niyo sa loob. So yun po, sobrang memorable sa akin. I may not have won, but I feel like a winner. Even if I left the house early. Aww. Bikaw. Ano po? First celebrity edition. Yes, 18 years ago na yun. So medyo mahirap na maalala. Pero similar to Robby, parang big night. Ang pinaka syempre tatatak sa'yo. Kasi pagpasok mo, kala mo 1 week lang. Yung fireworks date niyo. Actually, madami. Nung edition na madami. Okay naman na ito. Sinabi na lang naman na memorable sa akin. Memorable. Eh, dami nangyari talaga nung audition, the first celebrity audition. Pero yun. Chill. Yan. So, ganyan. Hindi na alam yun ng ibang mga Gen Z. Members of the press. Pero ang isa siguro sa pinaka-memorable for a lot of housemates, yung last week bago mag-big night. Kasi doon usually yung talagang pinaka-mahirap na challenge, pinaka-like. I-test ka talaga yung patience mo. So, yun. Yung buong last week, big night. Alright. Alright. Jan Milo? Thanks, guys. Thank you. Ang next na magtatanong, ang naughty neighbor ng QC, si Bix Almacen. Sa Tagalog, Maharot. Ang basag salamin ng QC. Ito daw. Pero congratulations sa panibagong season and happy 19th anniversary. Thank you po. Pero kung napatanong kay Tanag Loren, ay! Paano niyo po natin sa dami kasi ng mga nag-audition, paano niyo nakikita yung potential sa isang star dreamer or audition mo? Hindi ko alam. Kasi naman tinatanong yan, but nasanay na siguro kami. Hindi lang naman ako yung mga tao ko. Been with us through the process. Alam na namin, mararamdaman mo, mamamataan mo, kung sino yung sa tingin mo will be good as a housemate. It's a
kumbaga ano, parang acquired taste na ano, natututunan mo in the process. Sa dami ng ginawa namin edition, we feel we can tell, we can really tell who may be a good housemate. Ang nagiging challenge lang sa amin, hindi namin alam pag pinagsama-sama namin sila kung ano yung mangyayari. Hindi ko naman akalain na yung Jason na nag-audition sa Batangas ay magkakagusto din siya. Kayaga mula sa Jason. Sus! Magic na rin kailan sa Jason. Hindi, makasakit naman nun, hindi mo akalain. Hindi ko talaga akalain. Dapat really, yun yung mga ganun, diba? Individually, you can tell, ah, okay to ganyan. Pero kung pinagsama ba mag-work, yun yung unpredictable sa lahat. Even to the makers of Big Brother. Because the only time they will be together is inside the house. Okay, and this house will be very, very special. Kasi hindi naman to forever to bahay na to, eh. Actually, we've been threatened to be evicted from this house, diba? So, namdamin natin, ha? Most namdamin natin to, we don't know where the next house will be. So this will be a very, very special edition. Because this house will be very, very meaningful for this season. Okay. Every season seems to be like, we still have the franchise of Big Brother, but the house, this is just a house. Like now, we share it with you, this is still a house. It becomes a home only. When the housemates are inside, you know, that makes the season special. Yung mga house, PBB is really about the housemates, no! It's not about the house. So naman, diba, it's your friendship, your sense of family. Yun ang PBB, hindi ang bahay. Pero direct, nakikita ka bang potential sa akin? Ay, issue. Ano hanggang ngayon, nandito ka pa. Ipipitch na, meron kayo ipipitch na maging celebrity housemate. Ako gusto ko ang dalawa kong Mamshi. Mamshi Jules and Mamshi Ren. The Icon Edition. Ay! Wow! Mas gagawin yung laa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 
I love animal edition. The animal edition. Okay. Ako in all fairness, gusto kong sana sumali si Zainab. Ah, si Zainab, okay? Wow! Okay. Ako po, si Charlie Diesel. Oh! I believe magiging maganda siyang houses. Pero dapat nasabi si Carl. Kung mapapayag niyo po! Chong. Si Derek Lore. Kasi lahat, di ba, may rule kasi, for you to become a host of Pinoy Big Brother, you have to experience the house firsthand. The brainchild of Direk Lore is Pinoy Big Brother, and I feel like you should. We'll miss you, Chong. Thank you. Ito na ako. Yung
lunch ka lang pala, no? Kasi hirap! Ang hirap! Siguro ano, well, dalawa sa kanila, naging housemate na Bini. Siyempre, yan ang gusto makita na lang ng tao. Lahat sila housemate. At saka, ang gusto ko din, ang dream ko na never pa, wala pa yata tayong celebrity housemate na newscast. Pwede po. Pero as of this moment, ito po yung talagang mahal kong gawin talaga eh. Oo. Pero tinry ko naman before, pero parang hindi po ko gustong kunin ng mga ano, mga acting outfits. Medyo na pag-movie dati kasama sila sa di ba? Yung parang horror. Sound Conception 5 po. With AJ Perez. Yes. Sila Gigger Boy. Gigger Boy. Yeah. Sila din. Sapor. Nag-voice down din po kami. So, may mga tinry din po. And I think, ito po yung path na pinakagusto ko. Yes! Saka Robby, Beyond the Girl. Beyond the Girl. Oo. By girl din. Grabe. So, maraming bigyan na chances. Pero hindi lang ba. Ay, nako. Thank you, Rob. Thank you. Chong, yes. Anong advice mo sa future horror housemates when it comes to accomplishing Kuya's task? Wow. Ay! English, ha? Oo, ha? Hindi, nakasunan ko sa itatanong ko eh. Siguro, para sa akin, na-realize ko na whatever you achieve today, it doesn't mean you will achieve the task of tomorrow. So, it's a constant challenge. Every day, kunyari nanalo kayo ngayon today, congratulations. But tomorrow, you wake up, it's a new day. You know? And ganun din sa totoong buhay. Nanalo ka kahapon, today, o trabaho tayo ulit. Another question. Chong, after kong boots, ha, anong next project mo? Majoa. Ito po. Marami yan. I'm actually very, very excited kasi when I reached out to Derek Lauren and Fita Hori, it was actually on the wedding of Rob. Sabi ko, I'm ready to go back to it. And then months after I got the news, so I'll release it. Hindi ko alam kung pwede ko na sabihin, pero it will happen. Abangan po, pero nakakasana po siya. So I'm excited, looking forward, and as promised, sabi ko, gusto ko lang umarte na. Pero ano yung last-serye mo? Huwag kang mangamba. After po kasi nun, parang puro pangangamba. So, yung susunod ko pong gagawin, yun na po yung season ng buhay ko. Thank you, Robin! Next, we'd like to acknowledge them the presence of Sir Chief na Corpo. We're not a busy game. Wala ko questions si Kane. Wala ko may questions si Kane sa mga hosts.